Ayan, so isang magandang araw na naman. Tutorial muna tayo sa share ko lang, CCTV. Pinag-ano ko siya, sinubukan ko siya sa iba't ibang wire, iba't ibang haba. So, ito naririnig nyo naman. Ang gamit ko dyan na camera is Dahua. Ang kanyang model ay Delta Hotel das Hotel Alpha Charlie Hotel Delta Whiskey 1200 Tango Quebec November das Alpha. So yan yung kanyang klase ng camera na ginamit ko dyan. Tapos yung wire na ginamit ko kasi dito may dugtong. So ang haba niya is nasa 15 meters lang siguro from camera to DVR, kaya lang mayroon siyang dugtong sa ano, mayroon siyang dugtong, mga dalawang dugtong yata to. Hindi ganoon kaganda ang kuha niyo. So naririnig niyo naman parang umuulan. So ang ginawa ko, bumili ako ng sinubukan ko siya sa isang mas mahabang UTP na buo, walang dugtong. At saka mas maiksing UTP na buo rin, walang dugtong. At saka Cat 6, para ma-check natin yung pagkakaiba. So ayan na nga, naglagay na ako ng UTP, siguro about 2 meters long. Para ma-check, then i-connect ko siya sa channel 8 ng DVR. Nga pala, dito sa channel na to, kung mapapansin nyo, mayroon siyang tunog na may maririnig kayong tunog. Ang camera na gamit dyan is walang built-in na microphone. So, since yung likod ng DVR ay mayroong port para sa microphone, bumili na lang ako ng microphone, yung nabibili sa online, tapos ikinonect ko siya, kaya lang yan yung tunog niya, hindi ganun ka linaw. So ayan, ikinabit ko na yung camera na yon gamit ang about 2 meters na UTP. So pakinggan natin yung kanya magiging tunog. Okay. Ayan, so dyan, nakakabit na yung ating 2 meters na UTP. May video balon yung both ends. So yan po yung kanyang audio. Pakinggan po natin. Tapos ng sumunod na araw, naglagay naman ako ng mas mahabang UTP. Same camera pa rin, pero yung UTP niya is mahaba na. Siguro nagre-range to ng about 100 meters sobra. Ganun pa rin, gagamit pa rin tayo ng same power supply, same camera, same channel, at saka same na video balon. So ito ay mahaba. Wala po siya putol na UTP ang gagamitin. So subukan natin as long na makabit siya kung ano yung magiging pagkakaiba. Pero at this time may bukas na TV sa gilid ng may bukas na TV sa gilid ng camera. So dyan na lang siguro tayo mag-base sa kanyang magiging audio. Okay? So yan, tingnan natin. Pakinggan natin yung kanyang magiging audio.
check natin. Ayan. Check natin yung camera, audio camera. So, dalawang magkaibang wire. The same wire pero magkaibang haba. So, ito ang camera natin, may audio. Gamit ko a wire na siguro about 2 meters lang ang haba. Then, check natin si audio mamaya. Ayan. So, yung nasa likod, iba pa yun, yan. Iba pa yan. Siguro mga nasa 160 meters yan. I'm using, ano, UTP. So, gagamitan natin yung video balloon. Check natin yung comparison ng sound. Siguro later, bibili ako ng, ano, ng RG6 or RG59 kung ano yung maging, ano, ng audio niya pag malayuhan. Ito kasi for 2 meters lang. So, yan. 2 meters or 3, ganyan. So, same power supply, 1 ampere. Tapos yung camera yan ito. Check natin mamaya. Palit tayo ng wire. Ayan, so nakapagpalit na tayo ng wire. Kita nyo naman, nililigpit ko na yung maiksi na wire. So ang gamit na natin ngayon is yung long na about 100 meters or sobra. Yan na yung gamit natin. Pakinggan na lang natin yung kanyang magiging audio width. 100 meters. May video balloon pa siya. May video balloon pa rin siya na nakalagay. Okay, so pakinggan po natin yung kanyang audio. So, nung sumunod na araw, ayan nga, nakabili na ako ng coax, isang rulyo. Ang sabi ng bilihan is nasa 100 meters daw po yan. So, isang rulyo ang binili ko, na coax. Yan naman ang gagamitin natin. So, tapos na tayo dun sa short na UTP, tapos na rin tayo sa long na UTP. Dito naman tayo sa coax. Kung ano yung magiging audio kapag coax ang gamit mo. So, same camera pa rin, same power supply, pero dito sa coax, hindi na tayo gagamit ng video balloon. Ang gamit natin dito, BNC, yung kanyang connector from end to end na papunta ang camera at saka papuntang DVR. So, kabit muna natin siya. Ayan, so habang hinihintay natin yung lalaking mataba na yan na matapos siya mag-connect ng coaxial papunta sa ano, mag-connect ng BNC sa coaxial na cable na yan. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Road to 5,000 na po tayo. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Pindutin na po yung pula. At sama-sama tayo. So sa susunod pala mag-upload ako regarding doon sa CCTV rin na pabago-bago ng kulay or nagstay sa isang kulay lang. Hindi na siya as clear as ganyan. Minsan kulay green, minsan nagstay sa kulay pula. Parang hindi siya ganun kalinaw. So gawin ko rin ang tutorial kung ano ang gagawin para maging malinaw ulit. Okay? So ayan, naikabit na ng lalaking mataba ang coaxial. Pakinggan naman natin yung kanya magiging audio. Okay? Pakinggan natin. Ano, yesterday pala yon na magdadami tayo ng coaxial. So ito, gamit ko ngayon is coax RG6 na may kasamang ano na ng power supply, line ng power supply. So, ayan.
same camera pa rin, yung may audio, same channel, channel 8. Tapos, andan yung power supply niya. Ayan yung kable na umakyat. Tapos ko na yun. So, ayun nga, yung sa comparison natin ng long na UTP, short na UTP, parehas may video balon, at saka itong RT6 kung saan yung may mas magandang audio. So, sa ngayon, pagpasensya nyo na medyo umuulan. So, tingnan natin kung anong magiging result ng ano, ng pagkakaiba nila sa kanilang magiging audio na kuha. No problem naman sa video, maayos naman sila lahat. Okay, so yan, yan lang muna. So ayan, kinabit na nga natin yung camera at saka yung wire, pinalitan ko na, buo na yung kable niya na nakalagay. Nakalagay na dyan ang isang buo na UTP. So about 15 meters, isang diretso siya from end to end. Wala na siyang putol. So kaysa sa kanina, kahit pa paano mas malinaw naman na ang kuha ng kanyang audio. So ayan, sana nga nakatulong sa inyo ng kahit konti. Thank you.